A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ajma'a syamilal muslimin wa kristian wa lumad bi madinat Dabaw. Wasallim daiman muktamana hada bisilmi wal amn wa taqaddum fi baladina hada. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. When we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam!
Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, Mami Weng. Nakamute po. Okay. Sorry. Ayan, again. Pasensya na. Ayan, hello. Good morning sa inyong lahat. Handang-handa na ba kayong matuto sa umagang ito? I know lahat kayo nakapag-breakfast na at ready na sa bagong kaalaman mula sa edukasyon pagpapakatao grade 1. So, fresh na fresh. So, magsisimula tayo sa grade 1. So, now, let me share my screen. Ayan. Okay na po ba tayo sa ating screen? So again, grade 1, edukasyon sa pagpapakatao. Ayan. So, nasa week 7 na tayo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay ang pagsasabi ng tama at totoo. So mga bata, ready na ba kayong malaman kung paano natin sasabihin ng tama at totoo? Alam nyo, maganda to bilang isang bata at mula sa grade 1. Sige, ate, alamin kung anong mga layunin sa umagang ito. So, ikaw ay naasahang nakapagsasabi ng totoo sa magulang o nakakatanda at iba pang kasapi ng kamag-anak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan. Ayan, mga bata, napakaganda ng ating layunin sa umagang ito. Makakapagsabi ng totoo sa ating magulang at nakakatanda. Ayan. So, mga bata, excited ba kayo? Mawala pa po yung screen natin. Yung screen po. Yes po yung presentation. Okay. Okay, sorry. Ayan, okay na siya? Okay na? Okay na, sir? Wala pa rin po. Wala pa rin. Bakit ganyan? Okay, wait on. Second. Wala pa rin po. Ayan, pero hindi pa siya nakaano. Ayan, sir, okay na? Pa-slideshow na lang po. Okay na to? Okay. Pa-slideshow na lang po, Mami Wei. Okay, sige. Kunyari. Okay. Ayan, meron na. Wala okay pa na, rin po. Ayaw mag-slideshow. Oh. Try po ulit. Ayan po. Wala pa rin po. Teka lang, sir. Oh, ayan. Teka lang, sir. Ang hawak lahat ng nakita. Ay, bakit talang?
Ay, nag-hung, sir. Wait. Sir Wilbur, wait lang. Nag-hung ang laptop ko. Sige po, habang inintay po natin yung presentation po ni Mami Wang, ni Tutor Roy, ay babati po muna tayo sa ating mga viewers and listeners po. So, hello po, good morning po, watching from Santiago City, Isabella from Mom Donabel Alfonso Nasis. And good morning watching from New Tanaan Integrated School, Alabel 1 District, Division of Sarangani. Talagang masugid po natin taga-subaybay itong mga taga-Sarangani. So, magandang senator na. Manny Pacquiao. Yes po. Eto, meron tayong grade 4 learner, Michelle Noya David. Ang anak po niya ay si Anna Leigh David, grade 4 learner watching from Maimpis Integrated School. So, yung mga gusto po natin ipabati ay ilagay po natin sa comment section habang hinihintay po natin maging okay ang PowerPoint po ni Ma'am Tutor Roy. So, meron pa po dito. From Ma'am Bel Teves, good morning. Sandy Bel S. Teves. So, nakakatuwa naman po yung mga parents po natin ay hinahayaan po nilang maputo yung mga anak po nila. At tumututok po dito sa ating Itulay Sessions. So from District, Alabel 1 District, SDO Sarangani. Si Ma'am Catalina Gonzaga Pagaduan, Grade 2. So ang subject po natin ngayon ay Grade 1 ESP pa lang po. So after po nito, susunod na po ang Grade 2 ESP. Ayan, pasok po natin si Ma'am o si Tutor Roy. Sir, okay na. Mr. Roy, hindi ko lang yung ayan, hindi ko lang yung PowerPoint natin. Ayan, okay na. Hindi ko lang yung mga ano natin yun. Ah, hindi pa rin po naka-open yung PowerPoint. Ayan, naka-open na siya pero hindi pa po naka-slideshow. Ayan, okay na. Ayan, okay na po, Ma'am. Yes po. So, ito na po yung PowerPoint. Okay na? Yes po. Salamat po. Okay na? Okay. Yes po, ma'am. Kailangan ko na po. Bye, boy. Okay. Okay. Again, good morning sa inyong lahat. So, again, pasensya na. Nagkaroon ng difficulty sa aking laptop. Medyo nanghang siya. Again, eto po muli. Nagbabalik. Again, ang topic natin, edukasyon sa pagbabakanta o grade 1, ang pagsasabi ng tama at totoo. So, yan po ang topic natin ngayong umaga, ang pagsasabi ng tama at totoo. Ang layunin natin ay ikaw ay inaasang nakapagsasabi ng totoo sa magulang at nakakatanda at iba pang kasapi ng kamag-anak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan. So, ayan mga bata, yan ang topic natin sa umagang ito. Upang maayos ang samahan, kailangan magsabi ng totoo sa magulang at sa nakakatanda. Ngayon mga bata, nice kung pagmasdan nyo ang mga larawan na nakikita nyo sa umagang ito. Tignan ang ilan sa mga paraan na makikita sa mga larawan sa ibaba. Unang larawan na nasa bahaging left ng A, maaari po bang lumabas? Yan, pangalawang larawan, kasalanan ko po ba? Pangatlo, computer games o module? Pang-apat, pwede ko bang hiramin? So ito ang pakita kung ano ang iniisip natin sa umagang ito. Ano bang iniisip natin sa mga larawan na nakikita nyo sa umagang ito? Sige nga, ating aalamin. Ayan, kabilang dito ang pagsasabi ng A, kung saan pupunta o nanggagaling. Bilang isang bata at grade 1 students, dapat kailangan natin sabihin sa ating magulang o nakakatanda na kasama sa bahay kung saan tayo pupunta, kukaalis ng bahay o kung saan tayo nang galing. Tandaan, tandaya ng respeto sa ating mga magulang o nakakatanda. Pangalawa, kung kumuha ng hindi kanya, dapat
tayo ay magpapaalam kapag kukuha tayo ng mga bagay na hindi atin upang alam natin na meron ng hiram ng ating mga gamit. So, pangatlo, ng mga pangyayari sa paaralan na nagbubunga ng hindi pagkakaintindihan. Dapat po, lagi tayong honest o lagi tayong nagsasabi ng totoo sa ating mga kaibigan, magulang, kapatid o sino mang na dapat nating ipaalam. Kasi mas maganda na nagsasabi tayo ng totoo para walang, hindi tayo nagkakagulo, tayo ay nagkakaintindihan. Ayan, mga bata, di ba? So, ang panghuli, kung gumamit ng computer sa paglalaro, sa halip na sa pag-aaral. Kasi minsan parang gusto mo, module muna ako para ma-relax. So, ay, games muna ako para ma-relax, saka na ako mag-module. Pero dahil online tayo today, dapat po i-priority natin yung paggamit ng module. Module muna tayo bago mag-games. Okay lang po ang mag-games. Pero ang priority natin ay mag-module muna. So, ayan ang mga bata na dapat nating tandaan. Kabilang dito ay ang pagsasabi ng totoo. Ayan. So, narito ang ilan sa mahalagang dahilan kung bakit kailangan magsabi ng tama at totoo. At mahalaga ang pagsasabi ng totoo, basahin mong mabuti. Sige nga, tignan natin. Ayan. Una, nalalaman ang tunay na pangyayari. Dapat sabihin natin kung ano yung mga bagay na nangyari sa atin para hindi mag-aalala ang ating mga magulang kung halimbawa tayo ay umalis. Pangalawa, nagsisilbing proteksyon o pag-iingat. So dapat alam ng ating mga magulang kung saan tayo pupunta para hindi sila mag-alala o pwede kayong samahan dahil sa murang edad, dapat ang mga magulang ninyo ay lagi ninyong kasama. Pangatlo, nagsisilbing aral. Ang pagsasabi ng katotohanan para maiwasan ng conflict, dapat magsisilbing aral ito at tanda na ang nasa paligid natin, dapat nating pagkatiwalaan. So, di ba? Katulad ng number 4. Panagsabi tayo ng totoo o tama, nagpapanatili ito ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa atin. At panglima, nagpapakita ng kagandahang asal. Mga bata, kapag ka nagsabi tayo ng tama at totoo, ito ay nagpapakita na mula sa ating puso, nagsasabi tayo ng kagandahang asal. Kasi gawin na natin yon. Pag gawin na natin ang magsasabi ng totoo at tama, hindi na tayo mahihirapan hanggang sa paglaki natin. Ika-anim, nagbibigay ng kapayapaan. Bakit kaya kailangan magbigay ng kapayapaan ang pagsasabi ng tama o mali? Kailangan yon. Kasi bilang isang bata, wala ka nang itatago. Kumbaga, nagsabi ka ng tama at totoo, wala ka nang iisipin. Sinasabi nga sa mga adult talk, meron kang fistful mind. So, malaya ang iyong isipan. Hindi ka na nababother kung ano pa yung isipin mo kasi sinabi mo na yung tama. At nagpapakita ng disiplina. Alam niyo, magandang disiplina ito, yung lagi ka nagsasabi ng tama at totoo sa inyong mga nakakatanda. Di ba mga bata? Kamusta naman ang aking mga online learner dyan? Na-miss ko na kayo. At pangwalo, naiiwasan ng away o gulo. Bakit? Kasi wala kang tinatago. Ikaw ay, kumbaga, ikaw ay transparent. Sinasabi mo kung anong tama at totoo. Para wala ka ng agam-agam o hindi ka na kinakabahan. So, ayan mga bata, yan ang walong tanda na dapat nating taglay na pagsasabi ng tama at totoo sa nakapaligid sa atin o yung mga matatanda sa ating bahay. Ayan, sa pamamagitan ng pagsabi ng katotohanan ay mas higit kang magiging masaya. Tama yan. Mapapabuti ka bilang bata, iyak na matutuwa sa iyo ang iyong magulang. Bakit? Kasi habang lumalaki ka, nakikita ng magulang kung paano kanya pinalaki dahil taglay mo ang pagsasabi ng tama at totoo sa mga magulang mo. Ayan, tiyak yan mga bata. Kaya lagi niyo siyang gawin. So, ayan, naintindihan niyo ba ang ating lesson? At dahil dyan, excited na ba kayo na gawin ang pagkatuto bilang isa? Basahin ang mga nasasaad sa ibaba. Ayan, mga bata, excited na ba tayo? Lagyan ng check ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagsasabi ng totoo sa magulang o nakakatanda. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Pero nice ko na sumabay kayo sa akin. Ayan. So, pinabili ka ng iyong nanay sa tindahan, may natira pa. Sinabi mong walang sukli, ito ba ay tamang gawi? Ito ba ay tamang pagsasabi ng totoo? Okay, tignan nga natin. Okay, mali. Dahil
ang pagsasabi ng totoo, magandang halimbawa yun. Dapat sinasabi natin sa ating magulang, Mommy, Daddy, ito po ang sukli. Dahil ako, dahil po merong natira, ibinabalik ko na sa inyo ang sukli. So, dapat ganun po tayo. Pangalawa, hindi sinasadyang nabasag mo ang bato. Mangyayari ito madalas. Agad mo itong sinabi sa iyong nanay. Humingi ka rin ng paumanhin. Ito ba ay tamang taglay ng pagsasabi ng totoo? Tignan nga natin, mga bata. Tignan natin. Ayan. So, ayan, mga bata, ito ay tama. Okay. Kapag nakabasag ka ng baso o anumang bagay sa inyong tahanan, dapat ito ay inyong sinasabi sa inyong mga magulang. Kasi ako bilang nanay, syempre aalamin ko pa. Aalamin ko pa kung sino kaya ang nakabasag dito. Dapat bilang isang bata, agad mong sasabihin sa inyong nanay, humingi ka ng paumanhin. Hindi masama ang humingi ng paumanhin, mga bata. Dapat ito ay lagi mong taglay kung ikaw ay nakabasag o nakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong sa loob ng tahanan. Dapat lagi kang humingi ng paumanhin. Ayan, mga bata, tandaan yan. So, pangatlo. Okay, pangatlo. Pinagbabasa ka ng inyong module. Tinatamad ka. Nagpunta kayo ng kaibigan mo sa may tabing ilong. Hindi ka nagpaalam sa inyong tatay o tatay o nanay. So ano ang gagawin mo, mga bata? Ano kaya ang tamang sagot dito, mga bata? So instead na magbasa ng module, tinatamad ka. Yan, bilang isang mag-aaral, dapat po i-priority natin ang ating pag-aaral. Tapos pumunta ka pa sa inyong kaibigan mo sa tabing ilog. So ito ba ay tamang gawi? So ano kaya ang sagot dito? Mali ito, mga bata. Kasi ang oras mo kung para sa module at pag-aaral ng online learner o distance learner, dapat po ikaw muna ay mag-aaral. Pagkatapos mong mag-aaral at magbasa ng module, dapat doon ka na pumunta sa tabing ilog at magpapaalam ka sa inyong mga magulang. Ayan. So ayan, sabi ni Jocelyn Malabanan, mali. Ayan, tama yan. So next, niyaya ka ng kaibigan mo maglaro sa tabing ilog. Ipinaalam mo sa inyong magulang para hindi mag-alala. Nako, ano ba ang sagot dito? Okay, tignan nga natin kung anong sagot dito. Sige nga, mga participants. Ayan, tama. Check ang sagot. So, niyaya ka ng kaibigan mo, dapat ipagpaalam mo sa inyong magulang. Bakit? Para hindi na mag-alala ang inyong nanay at tatay. So, tandaan, mga bata, hindi basta-basta umaalis sa ating bahay. At dapat sinasabi natin ang katotohanan. Kung tayo ay maglalaro, sabihin natin, Nay, Tay, kami po ay maglalaro. So, ayan. Isang magandang halimbawa yan ng isang magandang disiplina, mga bata. So, ayan. So, nakita nyo ba ang kahalagahan ng tamang gawi o pagsasabi ng tama? So, pangalawa, pagkatuto bilang dalawa. Basahin ang tula, sagutin ang mga sagutin ito sa inyong sagutang papel o kwaderno. Okay? O kaya naman, sumabay kayo sa akin ngayon. Excited? Ayan. So, babasahin natin ang ating tula. Okay? So, iniisip at winiwika ko parati. Pawang totoo at mabuti sa magulang aking sinasabi ang tama at kawili-wili. Maayos na samahan aming nakakamtan, hindi ako pagagalitan, lalong nagmamahalan. Kunin ang sa iba ay di gagawin, hindi magsisinungaling. Kapag nagkamali ay aaminin. Pag-aaral ang palaging uunahin. Ayan, mga bata, napakaganda naman ang tulang ito. Sige nga, kung ako ay inyong sinabayan, nais ko na sabayan niyo rin ako sa pagsagot ng mga katanungan mula sa tula. Ayan. Sige nga, ano kaya ang sagot sa number one? Aking babasahin ang unang tanong. Ano ang palaging iniisip at winiwika na nagsasalita sa tula? Sige nga, mga bata, ating sagutin. Ano kaya ang palaging iniisip at winiwika? Okay. Sige nga, sasagutan ni Tutor Rowie ang unang tanong. Okay. Ang sagot ay, mula sa tula, pawang totoo at mabuti sa magulang aking sinasabi ang tama at winiwili. Ayan, mga bata, tandaan. Para tayo ay maging kawini-wini sa ating mga
nakakaganda sa loob ng bahay. Hindi lang sa loob ng bahay, pati sa paaralan at sa ating mga guro. Pangalawang tanong, ano-ano ang mangyayari kung magsasabi ng tama at kawili-wili? Ano ang tamang sagot mula sa tulang ating binasa? Ayan. Sige nga, tignan natin mga bata. Ayan. So ang sagot ay, maayos sa samahan aming nakakamtan, hindi ako pagagalitan, lalong nagmamahalan. O ayan, kapag nagsasabi ng tama, hindi lang kawili-wili, magiging ayos ang samahan kasi wala kang tinatago, sinasabi mo ang totoo kung ikaw ay umalis, kung ano ang ginawa mo, para panatag ang iyong mga magulang. So pangatlong tanong, ano-ano ang binanggit na hindi gagawin? Ayan, ano kaya ang mga binanggit na hindi gagawin mula sa tulang ating binasa, mga bata? O ayan, sige, ating sagutan. Ayan. Hindi-hindi magsisinungaling, kapag nagkamali ay aaminin, pag-aaral ang palaging uunahin. Ayan mga bata, yan ang dapat nating gawin. Hindi tayo magsisinungaling at kapag nagkakamali tayo, nakabasag, nagkamali ng anuman sa ating tahanan at sa ating mga magulang, sa ating kapatid, lalong-lalo na sa ating mga ate, dapat palagi tayong magsosorry. Okay? Palaging unahin ang pagpapaumanhin o paghingi ng sorry kung tayo ay nagkamali. Ayan mga bata. So napakaganda ng ating lesson sa umagang ito. Ayan. So at dahil dyan, nakita natin ang kahalagahan ng pagsasabi ng tama at mali. Mga bata, nais ko na sa inyong paglaki, ako bilang isang magulang, nais ko na kayo ay laging gabayan at bahagian ng lesson na kung saan ay makakatulong sa inyo habang kayo ay lumalaki. Maging masaya, maging magpasalamat, at lagi tayong mag-ask ng sorry kung tayo ay nagkakamali. Dapat lagi tayong nagsasabi ng totoo sa ating mga magulang para ang ating mga magulang ay laging payapa. Alam nila kung nasaan ang kanilang mga anak at hindi silang mag-aalala. Ayan mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Natutuwa ako dahil itong binahagi ko, simple lang, pero kung ating gagawin, lalaki tayong merong disiplina at ma-appreciate natin kung paano tayo pinapalaki ng ating mga magulang. Hanggang sa muli mga bata, magkita-kita ulit tayo mamaya dito sa EdTech. Hindi lang utak ang pinapagana, pati puso na rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Goodbye. See you later. Thank you. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating E2Light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating E2Live free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating E2Live tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating E2Live online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo?
ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayun. Hello! Magandang umaga! Magandang umaga, learners! Ayan, naririnig na kaya ako. So magandang umaga ulit sa ating lahat. Ako ang magiging kabahagi ninyo para sa ating subject na edukasyon sa pagpapakatao, grade 2. Tayo ay nasa week 7. Ayan. Direk, makikishow po na ating PowerPoint presentation. Salamat po! Ayan. So tayo po ay napapanood, yes, sa atin pong official Facebook page. So once again, ako po si Tutor Angel. So huwag niyo po kalimutang i-like, usuan ang ating pong session sa araw na ito at i-share para po mas maibahagi ang ating pong lesson sa ating mga learners. Ayan. So tayo po ay napapanood sa DepEd Philippines official Facebook page. DepEd tayo, and then ating pong mga resources ay pwede nyo pong makuha sa ating pong online or DepEd online, ang ating pong DepEd Commons, at syempre ang Lasa DepEd TV YouTube channel. Okay? So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay ang pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan. Exciting, hindi ba? Okay. So, kung handa na kayo, okay, atin nang i-ready ang ating mga lapis, ballpen, papel o paderno. Gayon din ang ating self-learning module. Yan. So, kung mapapansin nyo, ang gamit natin ay ang tinatawag na Pivot 4 ng Calabarzon. Hello po sa lahat ng mga taga Batangas. Ayan po. So, tayo ay magbalik-aral ng ating diniscuss last week. Ang ating pong diniscuss, sabi nga na ni tutor, ay pag o kakayahan mong ibahagi ang iyong gamit, talento o kakayahan o anumang bagay sa iyong kapwa. Ito ay pagtulong. Pwede kang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay o pagbabahagi ng gamit ng iyong talento, syempre, kakayahan o anumang bagay na pwede nating itulong sa iba. So, yan ang ating naging leksyon at natutuwa ako na marami sa inyo ang natuto. Ano, binabati ko nga rin pala si Kenji dahil siya po ay nanonood sa atin. Salamat. Good morning din po kay Ma'am Babylin. Hello po, Ma'am Len. Umibig Puerto Constelvo, ang aking principal. Good morning po. Salamat po. At sa lahat po ng nanonood online, thank you po sa pakikibahagi po sa ating pong programa, ang A to Life. Okay? Dumako na po tayo sa ating lesson. So sa ataling ito, inaasahan na matutukoy mo ang mga kilos at gawain nagpapakita ng pagmamalasakit. Good morning, sir, sa ating direct. Paulit yes, po natin brother. Yung share screen. Kung hindi ko po nakikita yung screen po natin. Okay po, sige po. Salamat po. I-share ko na lang po ulit. Share screen po muna natin ang atin pong PowerPoint. Sige po. Atin lang pong ibabahagi ang ating pong PowerPoint. Ayan, okay na po, sir. Yes, good morning po ulit. Hello, Sir J.E. Ayan. Ayan, okay na po. Okay thank na po, sir. Thank you, Derek. Salamat po. Ayan. Good morning, Sir J.E. Yan po, nanonood po ang ating Sir J.E. Si Sir Jester, thank you so much. Yan. So, sa araling ito, ay inaasahan na matutukoy mo ang mga kilos at gawain nagpapakita ng pagmamalasakit. Uulitin ni tutor, ha? Mga kilos at gawain nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan, kayo din ang iyong pamayanan. Nakakatuwa, no? So, ano pang ating inaasahan sa araw na ito? Inaasahan din na ikaw mismo ay makapagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan. So, pwede na pala, tutor, sa age namin, pwede na po pala kung magpagpakita ng pagmamalasakit. Siyempre, tama yun, mga anak. Ano? Pwede na natin gawin ang mga bagay na ito. Okay? So, pag-aralan natin ang larawan sa ibaba. Sila ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan? Sige nga, suriin natin ang larawan. So, nakikita natin na ang bata ay nagwawalis at ang isa'y nagdidilig at tinutulungan niya si kuya
pagmamalasakit ba ito? Sige nga, online, tingnan natin kung anong inyong sagot. Very good. Ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kasamahan natin sa ating paaralan. Ano po? Saan tayo ay tumutulong sa pamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng ating paaralan. Tumpak, napakahusay. Sunod, pag-aralan ng mga larawan sa ibaba ulit. Silawa ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamayanan. Ito ba ay pagpapakita? Sige nga. Yes, good morning po, Samantha Nicole, Great Graves, watching from SFES. Ma'am Lourdes Lalik, hello po. Good morning. Thank you po sa pagsama sa ating pong EcoLife online tutorial class. Opo, sabi ni Christopher. Sabi ni Mikayla, opo, tutor, very good. So ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating pamayanan. Ano, tumutulong tayo sa pagpapanatili ng kalinisan. Very good. Thumbs up. Okay? So kung kayo po ay tama, paki-heart and like na ating pong video. Okay, next. Marami ng pangyayari ang dumaan at pagsumubok sa buhay natin bilang kasapi ng lipunan o pamayanan. So mga pagsubok na sumukat sa kakayahan ng bawat isa na tumulong at makiramay. So may babasahin si tutor maya-maya ng mga kwento para mas lalo nating maintindihan ang ating lesson. Sa panahon ng problema, sakuna o maging sa kinahaharap ng pandemya ay napatunayan natin na sa puso ng isang mabuting tao ay laging sumisibol ang salitang malasakit. Again, ano nga yun? Malasakit sa kapwa. So bilang isang mag-aaral, maaari mo rin matukoy at maipakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa. Again, ano nga daw sabi? Pagmamalasakit sa kapwa. Very good. Ito yung buong puso mong ibinibigay sa kapwa mo, yung pagtulong. Siyempre, walang hinihinging kapalit, bukal sa iyong kalooban. Okay? So ito ang ating gawain. Kunin ang ating soft learning module. Ihanda na mga anak. Okay? At tayo ay magsasagot na. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan sa page 30. Yes, hello. Good morning, Ma'am Eunice. So, tukuyin kung ang bawat kilos na nasa larawan ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lalagyan natin ng check ang larawan na nagpapakita nito at isulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Maliwanag ba yun, mga bata? Very good. Hello din po. Babatiin ko lang po from elementary school, parang elementary school, Conception Tarlac. Wow, hello po, good morning po. Yan, so number one, tingnan nyo nga ang larawan. Ito ba'y nagpapakita ng pagmamalasakit online? Pakisagot nga. Good morning po, from Joshua De La Torre. Hello, good morning. Ang tamang sagot ay, yes, nagpapakita ito ng pagmamalasakit sa ating kapwa. No. Kung saan pinapashare niya ng payong malaking check. Tama. Opo. Yes. Jane Santos. Tumpak. Galing. Next. Number two. Ibinabahagi ng batang babae ang kanyang makikita natin parang pagkain ba ito? Pagkain. Sa isang kamag-aral. Ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit? Check. Sabi ni Fernandez. Joy. Check. Becca Punpun. Hello po. Sabi ni Jackie Lou, bakos check po, yes. Tumpak, very good. Ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Number five, picture, tingnan natin kung saan nakikita natin si ate na tinutulungan si bunso. Ano kaya ito, check o cross? Sige nga, online. Sabi ni Maricel, opo, check. Si Meets, yes. Hello, Ma'am Eunice, good morning. So ito po ay check. Tumpak, very good. Nakakatuwa, ang dami namang nakakakuha ng tamang sagot. So next, ayan, nakita niya yung isang bata. Pinigilan niya ng pagtawid sa daan dahil merong dumadating na jeep na mabilis ang takbo. Ito ba ay check o cross? Yes, sabi ni Ellery Shane Marquez, opo, check po. Sabi rin ni Jocelyn Malabanan, check po. Sige nga, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Yes, check. So ito yung ilang mga ways na pwede natin gawin para maipakita ang ating pagmamalasakit sa ating kapwa. O magbabasa sa tutor ha, makinig kayong mabuti. So ito ay ang proyekto ng magkakaklase. Isang tagpo sa loob ng klase ni Ginang Claire Valdez. Balitang-balita ang naging pasabog ng bulkang Taal sa Batangas. Kumalat ang balitang ito sa buong mundo.
dagsa ang mga tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo sa mga naging biktima nito. Sa pag-uusap ng mga bata, biglang tumayo ang pangulo ng klase na si Marvin. Ang sabi ni Marvin, mga kaklase, alam naman natin ang naganap sa mamayang malapit sa Taal. Nagtinginan ang mga magkaklase at sabay-sabay bumigkas ng, sige, tutulong rin kami. Sabi ni Mark, maaari ba nating ipaabot ito sa ating munting tulong para sa kanila? Sabi ng kanyang mga klase, sige, tutulong rin kami. Nakakatuwa, ano? Lahat sila ay sabay-sabay na sinabing, sige, tutulong daw sila. Masayang-masaya si Marvin at naging tugon ng kanyang mga kaklase na sila ay nagtulungan. Ayan. So, inumpisa nila ang pag-iipon ng mga luma, ngunit maayos na damit. At ang ilan ay nagdala na rin ng delata, sabon at kape. Hindi nila namalayan na marami na pala ang kanilang nakolekta. Diba? Masayang-masaya ang kanilang guro na si Ginang Valdez. Natutuwa ako sa inyong mga bata sapagkat sa mura ninyong edad, buo ang kahulugan ng salitang malasakit sa inyong mga puso. Paglaanin ang pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan, wika ng kanyang guro. Sabay-sabay nagpalakpakan ang mga mag-aaral. Maluwalhating nakarating ang kanilang mga inipong tulong para sa mga naging biktima ng pagsabog ng bulkan. Okay nga, sige nga, tingnan natin kung naiintindihan yung ating binasa. Ayan, so ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pero bago yan, atin munang basahin ng ilang mga comments. Nakakatuwa ang kanilang mga, yes, very good po, tama. Puro check ang mga sagot. Yes, hello sa mga nanonood pa rin sa atin sa Itulay. Salamat po. Okay, punumako na tayo sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin ang mga sumusunod ng mga tanong. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. O, handa ng lapis, ha? Okay. Number 4 muna, yan. Anong balita o pangyayari ang naganap sa Batangas? Ayan. Ang balita o pangyayari na naganap ayon sa kwento ay ang pagsabog daw ng vulkan Taal sa Batangas. Ano ang naisip na gawin ng pangulo ng klase para makatulong sa mga nangangailangan? Nandoon na rin ang sagot. Ano? Pag-abot ng kanilang munting tulong. Naghanap sila ng mga dilata, ng mga damit para maibahagi o maitulong sa mga nangangailangan. Ano ang naging tugon ng buong klase sa naisip ng kanilang pangulo? Lahat sila ay sumang-ayon. Yes, good morning po, Ma'am Ann. Lahat sila ay sumang-ayon sa naging tugon ng kanilang pangulo. Ano ang kabutiang asal ng kanilang ipinamalas? Siyempre, ang ating topic na pagmamalasakit sa paaralan at maging sa ating pamayanan. Nakakatuwa. Ano, marami tayong ngayon kasama sa ating online. Marami pong salamat sa inyo pong panonood dito sa ating Itulay online tutorial class. Sana po kayo ay meron pong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Tutor Angel. Nagsasabing ang batang mabait, kinatutuwaan ng langit. Paalam! Hanggang sa muli! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task.
It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good morning po, tutorship. Hello, sir. Good morning. Ayan po. Live na po tayo. Good yes, luck sir. Po, sir. Hello. Maraming salamat po, Sir Wilbur. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga nanonood na mga magulang. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga kids na nandyan. Good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Okay. So, last week, ako po yung naging tutor nyo sa ESP3. Pinag-usapan natin yung tungkol sa pagsaalang-alang sa ating kapwa, lalong-lalo na po doon sa mga batang kasapi sa pangkat etniko. Naalala nyo pa ba yun ang mga yun, mga bata? So ngayon, sana bago tayo mag-umpisa, nakahanda na ang inyong mga modules. Ang inyong modules ay matatagpuan sa itong nakikita niyong link sa screen, paki-type lang ito sa inyong Google browser at makikita niyo po yung DepEd Commons at saka hanapin po yung Pivot Learners Material. Kung kayo nakahanda na, tayo na po ay mag-umpisa.
ihanda niyo po ang inyong mga lapis at saka yung papel ninyo para sa ating mga activity ngayong oras. Okay, shout out sa mga nanonood dyan sa mga estudyante ko sa Balitisur Elementary School, sina Alvin Camacho, Aljan, si Nadja, good morning po sa inyong lahat. Okay, para sa ating layunin sa umagang ito, ang ating layunin ay nakapagpapakita ng may kasiyahan sa pakikisa sa mga gawaing pambata. Sa itulay tutorial na ito, ikaw ay inaasahan na may papakita mo ng may kasiyahan sa pakikisa sa mga gawaing pambata tulad ng paglalaro at maging sa mga programa sa paaralan tulad ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa. Noong nakaraang linggo, napag-usapan natin yung pagsaalang-alang sa kapwa. Nais kong pagmasdan ninyo ang mga larawan, mga bata. Ano ang ginagawa ng mga batang ito sa isang batang kasapin ng pangkat etniko? Nais kong makita ang inyong mga kasagutan sa chat box. Paki-type po ang inyong sagot para makita ko kung naalala niyo pa yung mga pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sige po, tingnan ko yung mga sagot ng mga bata. Ako po ay maghihintay na inyong mga kasagutan. Pakilagay lang po sa inyong chat box. Sa mga magulang dyan, shout out po kay Madam Marites Cargolio Ferrer sa Prambalitisur Elementary School. Happy watching kay Evelyn, kay Raquel Hidalgo Castro. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Balitisur. Miss Annie Fernandez, good morning. So, ano yung nakikita niyo sa larawang ito? Ano yung ginagawa ng mga bata? Itong batang babae, ano yung nakikita niyo sa kanya? Ano yung kanyang ginagawa? Ano yung binibigay niya doon sa batang lalaki na Aita? Tama. Ang sabi ni Raquel Hidalgo Castro, nagbibigay po ng pagkain, sabi niya. Tama yung kanyang kasagutan. Ang sabi naman ni Reyna May Bolosa Bautista, nagbibigay po ng pagkain at laruan. Mm-hmm. Tama din po yung kanyang kasagutan. Ang sabi naman ni Nadja, nagbibigay po ng pagkain. So, halos pare-parehas po yung sagot na sila po ay nagbibigay ng pagkain at nagbibigay ng laruan. Ang sabi naman ni Annie Fernandez, nagbibigay po ng pagkain at damit. Alam niyo ba mga bata na kapag tayo ay nagbibigay ng damit, laruan at iba pang mga gamit sa mga kapwa natin, lalong-lalo na sa mga batang kasapi ng pangkat etniko, dito na ipapakita ninyo ang pagsasaalang-alang sa kapwa. Mainam na sila po ay ating irespeto. Kailangan natin silang igalang dahil sila po ay mahalagang parte ng ating lipunan. Kaya kapag nakita po natin sila, dapat huwag po natin silang pagtawanan o kaya'y kutsain. Iwasan natin sila ay ibuli. Naintindihan niyo ba yon mga bata? Hello po kay Trinidad Habagat Kilantang. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa panunod sa itulay. Kay Christopher Jr. Ilorim, sabi niya nabibigyan sila ng pagkain. Tama. So, mga bata, huwag niyong kalimutan ang mga to dahil ito ay isang kabutihang asal na dapat natin taglayin bilang isang mabait na bata. Ngayon naman, meron akong nais na ipakita sa inyo na larawan. Masdan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang mga larawang ito? Ano ang masasabi ninyo sa ginagawa ng mga batang ito? Nais ko makita ang inyong kasagot sa chat box, pakisulat sa chat box at ako ay maghihintay ng inyong mga kasagutan. Tingnan ko kung ano yung masasabi niyo sa ginagawa ng mga batang ito. Shout out kay Isabella Luis Agoy. Happy watching po sa inyo dyan. Kay Bec Kapunpun. Happy watching. O ano po yung ating kasagutan dito? Ano yung masasabi niyo sa ginagawa ng mga bata? Ang sabi ni Joy, may sagot na si Joy Fernandez, naglalaro po sir. Ang sabi naman ni Princess May Abraham
Cardines, sila ay naglalaro, tama. Ang sabi naman ni Ani, naglalaro po at masaya po sila sa ginagawa po nila sa paglalaro. Ang ganda ang husay ng inyong kasagutan, Ani. Ang sabi naman ni Marites Cargolio Ferrer, naglalaro po. Naglalaro, sabi ni Isabela, Nadja, Puyawan, Christopher Ilurim, ang mga bata ay naglalaro. Tama po. Alam nyo, kumakanta, sabi ni Nadja Puyawan Torio, alam nyo ba mga bata na kayo ay may karapatan na gamitin ang inyong oras o panahon sa paglalaro. Bilang isang bata, karapatan nyo na kayo ay maging masaya at dapat kayo ay naglalaro. So, mayroon akong ipapakita sa inyo na sunod na slide. Nais kong tunghayan ninyo ang slide na to. Tungkol ito sa isang tula na ang pamagat ay halina't makilahok. Ang pamagat ng tula ay halina't makilahok na sinulat ni G.D. Villoria. Kayo ba'y nakahanda na makinig? Aking babasahin ang tula. Pagkatapos nito, may mga katanungan na dapat nating sagutan. So kailangan tandaan natin yung mga detalye para masagutan natin ang mga katanungan. Kayo ba'y nakahanda na? Thumbs up muna kayo dyan para alam ko kung kayo ay nakahanda na. Hello, happy watching kay Roxanne Mayla Estrada. Magandang umaga po kay Vilma Jimenez Angeles. Good morning po kay Cheryl Baloro Capus. Okay, umpisa na natin ang pagbabasa ng ating tula. Tulad ko'y isang bata. Mahilig maglaro at makiisa. Sa paglalaro, sa mga palaro, laging nangunguna sapagkat may saya na nakikiisa. Sa mga programa, paligsahan sa eskwela, di pahuhuli, di mahihiya, tiwala sa sarili at pagpapahalaga. Sa iba't ibang gawain, nakikilahok sa tuwina. Tuwing nananalo, ako'y nagpapakumbaba. Kapag natatalo, iginagalang ang pasya. Hindi nagmamataas o nagagalit sa kapwa, kundi inuunawa kakayahan ng isa't isa. O kumusta mga bata, naintindihan nyo ba yung ating tula? Nakarelate ba kayo sa ating tula? Maganda yung ating tula, di ba? Ngayon naman, ating sagutan ang ating mga katanungan. Sa gawain sa pagkakatuto, bilang isa, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong kwaderno. Unang katanungan, okay, mayroon na po bang sound? Naririnig niyo na po ba? So, ang tanong ko po ay, ano ang pamagat ng ating tula na binasa? Sige nga, ano po yung pamagat ng ating tula? Magandang umaga kina Ani, kay Isabella, Christopher, magandang umaga sa inyong lahat dyan. So, ano po yung
pamagat ng ating tula. Kung ating naintindihan yung binasa nating tula, kung naalala ninyo, ano yung pamagat ng ating tula? Mayroon ng sumagot. Sabi dito ay halina't makilahok, sabi ni Annie. Ang sabi naman ni Chris, halina't makilahok. Tama. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Ganon din kay Raquel Hidalgo Castro, halina't makilahok. So, ang inyong mga kasagutan ay tama dahil ang pamagat ng ating tula ay halina't makilahok. Para sa, pasensya na nawala yung ikalawang tanong, pero sa ikatlong tanong, ang sabi po dito, ano ang ginagawa niya kapag nananalo o sa tuwing natatalo? Unahin muna natin yung kapag siya ay nananalo, ano ang kanilang ginagawa? Sige po, tignan ko ang inyong mga sagot sa chat box. Ating sagutan ang ikatlong katanungan, ano ang ginagawa niya kapag nananalo? Kapag kayo yung isang bata na nakilahok sa patimpalag, kapag kayo ay nananalo, ano ang inyong ginagawa? Hello, good morning kay Shikaina. Sabi ni Joy, masaya daw kapag nananalo. Tama, tayo ay masaya kapag tayo ay nananalo. Ano yung, base doon sa ating kwento na ating natunghayan o nabasa, ano ang ginagawa ng bata kapag siya ay nananalo? Tama, ang sabi ni Nika, Nika ay siya ay nagpapakumbaba dahil dyan ikaw ay, bibigyan ko ng thumbs up, ang galing-galing mo. Ang sabi naman ni Prince, Hardy Liza, magandang umaga po, ay magandang umaga din sa iyo kapatid. Okay, Chris, sabi niya, nagpapakumbaba at masaya. Tama. Ang sabi naman ni Joy, masaya. Kay Charis, masaya po. Ang sabi ni Alvin, nagpapakumbaba. Masaya at nagpapakumbaba, sabi ni Raquel. Lahat ng mga sinagot ninyo na nagpapakumbaba, yan po ay tama. Bilang isang bata, kapag tayo ay nananalo, huwag tayong mayabang, huwag tayong mamintas. Kailangan nandun pa rin sa ating kalooban yung pagiging mapagkumbaba. Huwag po tayo mapagmataas. Naintindihan nyo ba yun, mga bata? Ngayon, paano pag tayo ay natatalo? Ano ang ginagawa ng bata doon sa ating tula kapag siya ay natatalo? Tingnan ko nga ang inyong mga kasagutan sa chat box. Hello kay DC. Sabi ni Daisy, nagpapakumbaba. Yan yung sagot niya sa number 3 na yung unang tanong kapag nananalo. Tama. Sabi ni Nadia, masaya po pag nananalo. Okay, kapag natatalo, ito, mayroon ng sagot. Si Annie Fernandez, ang sabi ni Annie sa katlong katanungan na kapag natatalo, igalang po ang pasya. Ang sabi naman ni Joy Fernandez, tanggapin po, sir. Ang sagot naman ni Friends ay, anong sagot niya? So, shout out from Santa Lourdes Elementary School kay Prince. Happy watching. Sabi ni Nika, tinatanggap niya ang nanalo. Ang sabi naman ni Ria, ang kanyang sagot, iginagalang ang pasya. So, base sa inyong kasagutan, kapag tayo ay nananalo, tandaan po natin na dapat natin igalang ang pasya. Huwag po tayong magdabog, huwag po tayong magtampo, huwag po tayong makipagsigawan kapag tayo ay natatalo, tanggapin ng maluwag sa ating kalooban. Naintindihan nyo ba yun, mga bata? Dapat, sabi ni Marites Corgolio Ferrer, inuunawa ang pasya. Tama. Kapag ganyan ang ginagawa mo, Marites, ibig sabihin yan, ikaw ay isang batang may malawak na pangunawa. Dapat nating unawain at ipasya, dapat nating unawain at igalang ang pasya ng mga hurado kapag mayroong nananalo. Ang sabi naman ni Shikaina Luis Santos, pagbutihin po ang pagsasanay para sa sunod mananalo na. Tama. Dahil sa kasagutan iyan, ikaw ay bibigyan ko ng thumbs up. Tama po yung sinabi niya na tayo ay magsanay mabuti para sa susunod, tayo naman yung susunod na mananalo. Hi, hello kay Jan Chelvin Anthony.
Hi kay John Simon. Ang sabi naman ni Nadja, tanggapin po ang pagkatalo at unawain ang pasya. Tama. Ngayon naman, para sa sunod na katanungan, sa ika-apat, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan dahil meron akong nilagay na sagot dyan. Yan, nagpapakumbaba kung nananalo, yan po ay check. Iginagalang ang pasya kung natatalo. Maliwanag po ba yan, mga bata? Thumbs up nga kayo dyan sa inyong mga chat box kung yan ay tama. Sabihin ang opo kung yan ay tama. Tingnan ko nga ang inyong kasagutan sa ika-apat na tanong, ano ang kailangan mabuo sa sarili upang makalahok sa mga gawaing pambata? Bilang isang kalahok, ano yung dapat nating mabuo sa ating sarili kapag tayo ay nakikilahok sa mga pambatang gawain? Tingnan ko nga ang inyong kasagutan sa inyong screen, diyan sa inyong chat box. Ang sabi ni Daisy D. Will, sabi niya dyan ay, yung pang-apat na sagot, dapat may tiwala sa sarili. Tama? Tingnan natin yung ibang kasagutan. Ang sabi naman ni Romaline Lozano, Sir, ay wala po kayong sound. No, meron ng sound. Naikwan ko na yung sound na ayos ko na. Ang sabi naman ni Nika, kakantahan po. Katatagan po, sabi niya. Katatagan, siguro ang ibig sabihin ni Nika. Tama yun, dapat magkaroon ka ng matatag na kalooban sa inyong sarili. Ano pa? Ang sabi ni B, Kapunpun, dapat maging sport. Tama, dapat ma-develop sa atin, mabuo sa ating kalooban yung pagiging sportmanship sa ibang tao o sa ating katunggali. Ang sabi naman ni Christopher Jr. Ilorim, disiplina at pag-unawa sa kapwa sa mga tao. Tama yung kasagutan ni Chris, dapat unang-una magkaroon tayo ng disiplina sa sarili at dapat inuunawa natin ang ating mga kapwa. Ang sabi naman ni Rhea Mandariaga, sabi niya dapat may tiwala sa sarili. Ang sagot naman ni Annie, magtiwala sa sarili at manalo o matalo, huwag po magtampo o magagalit. Tama yan. Huwag tayong magtampo o magagalit. Ang husay ng sagot ni Annie. Ang sabi naman ni Shekina, magsanay at paghandaan po ang sasalihang patimpalak siguro o kaya mga contest, tiwala lang po sa sarili, sabi ni Shekina. Okay, magtiwala sa sarili, sabi ni Rickson. Jay Fernandez, magtiwala sa sarili. Tiwala sa sarili, sabi ni Alvin. So lahat ng mga sinabi ninyo ay, yan po ay tama. Dahil ang tiwala sa sarili, dapat nabubuo yan sa ating sarili. Para tayo ay hindi kabahan kapag mayroong patimpalag, para tayo ay nakafocus sa ating ginagawa at tayo ay mananalo. Maliwanag ba yun, mga bata? So kailangan mabuo sa atin ang tiwala sa sarili. Sa English,
para sa ikalimang katanungan, anong mabuting aral tungkol sa pakikisa sa gawaing pambata ang napulot mo sa tula? Tingnan ko nga inyong mga kasagutan para sa ikalimang katanungan, ano ang mabuting aral tungkol sa pakikisa sa gawaing pambata ang napulot mo sa tula? May mga napulot ba kayong mga kabutihang asal tungkol sa pakikisa sa ating mga gawaing pambata? Tingnan ko ang inyong kasagutan sa chat box. Paki-type ang inyong sagot. Sabi ni Iyako May Imari Biboso, ang sagot niya kanina ay magtiwala sa sarili. Yan yung sagot niya sa ika-apat. Ang sabi ni Isabel, meron daw siya napulot na mabuting aral. Upo, sabi niya. Ang sabi ni Jing Bisonya, disiplina sa sarili. Yan po yung sagot ni Jing kanina doon sa ika-apat na katanungan. Ang hinihintay kong sagot ay yung sa ikalima, kung ano yung mga mabuting aral ang napulot ninyo sa pakikisa sa mga gawaing pambata. Sabi ni Joy Fernandez, pakikisa sa sarili. Ang sagot naman ni Annie, ang pagiging sport po. Sabi ni Annie, tama yan. Ang sabi naman ni Ka, lagi makilahok sa programa. Tama. Kapag may mga paligsahan o programa sa ating paaralan o sa ating barangay o sa ating syudad, huwag po tayong umayaw. Dapat po ay laging okay, tuloy po tayo. Pasensya na, may nakaroon ng technical problem. Sa ikalima, sabi ni Christine Villafena Orgeta, ang sabi niya, nawawala ang sound. Opo, nawala yung sound kanina. So, pasensya doon sa technical problem. Hello po kay Delia Ferranel. Hello, watching from Indang, Cavite. So, sabi ni Ria, ang napulot daw po niya na mabuting aral ay maging mapagkumbaba. Tama po. So, yung mga kanina, ang sagot nila, maging sport, mapagkumbaba. So, ano pa? Tiwala sa sarili? Ano pa po? Ang mga sagot dito, dapat mayroong paniniwala sa kakayahan, sabi ni Christine Ferrer Aquino. So, yung mga kasagutan na yan ay tama. Tingnan natin kung ano yung sagot dito sa number 5? Yung suggested na sagot, tiwala sa sarili. Kung yan ang sagot ninyo, kayo ay tama. Kung sinabi nyo na kayo ay maunawain, napulot ninyo ang pagiging maunawain, tama po yan. Mapagtumbaba, yan rin po ay tama. Maliwanag ba yun, mga bata? Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, dyan sa inyong module, ating sasagutan ang mga to. Basahin muna natin ang mga sitwasyon. Sabi dito, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon sa inyong sagutang papel at ilagay ang check sa pangungusap na nagpapakita ng dapat gagawin sa sitwasyon at X naman kung hindi. Kayo ba'y nakahanda na? Ang ilalagay po natin ay check kung ito ay nagpapakita ng dapat na gawin sa sitwasyon at X naman kung hindi, ha? So, kayo ba nakahanda na? Basahin ko yung unang katanungan. Nais mong sumali sa patimpalak sa pagsasayaw, ngunit tila mayroon kang pag-alinlangan. Ano ang dapat mong gawin? Mag-insayo at lakasan ang loob? Ito ba ay check or X? Huwag na lamang sumali. Ito ba ay check or X? Tingnan ko yung inyong kasagutan sa chat box, pakisulat. Ang isasagot ninyo, check or X, or check or XX. Tingnan ko yung inyong kasagutan sa chat box. Dalawa po yung sagot dapat dyan.
mauna siguro yung check, kung check yung unang pangusap. Kung yung ikalawang pangusap ay mali, ilagay nyo X. So, dalawa dapat ang sagot dyan. Either check or X. Ang sabi nila, ang nasagot si Ani, sabi ni Ani, check. X po. So, tama yung sagot ni Ani, check at saka X po. Check doon sa mag-ensayo at lakasan ng loob at X naman doon sa huwag na lamang sumali. Tingnan ko yung kasagutan ng iba. Sabi ni Nyan Chan, check at saka X. Tama. Ang sabi naman ni Rick Yan, X lang. Dapat dalawa yung sagot dyan. Sabi ni Marites Cargolio Ferrer, check at saka X. So, dito sa kasagutan ito, mga bata, itong unang pangusap, dapat check ang nilalagay natin dyan. Dapat tayo ay mag-insayo kapag nais nating sumali sa mga patimpalat. At lakasan lang ang loob, huwag tayong mahihiya. At higit sa lahat, para makaroon tayo ng lakas ng loob, dapat tayo ay, ano gagawin po natin? Tayo ay manalangin at humingi ng lakas ng loob sa ating Panginoong Diyos. Sir Sip, nakamute po, nakamute. Pa-unmute po. Okay. Ayan. So, sa ikalawang katanungan, ulitin ko po, paano magagaling ang lumahok sa tagisan ng galing sa pag-awit? Nang inanunsyo ang nanalo ay hindi nyo ito nakamit. Ano ang gagawin mo? Ulitin ko yung ikalawang katanungan, paano magagaling ang lumahok sa tagisan ng galing sa pag-awit? Nang inanunsyo ang nanalo ay hindi nyo ito nakamit. Ano ang gagawin mo? Magsisigaw na hindi patas ang desisyon? Ikalawa, tanggapin ng maluwag sa kalooban ang pagkatalo. Tingnan ko ang inyong mga kasagutan sa chat box. Hi po kay Clarence Jamisola, nanonood sa YouTube. Ang sagot ni Joy Fernandez, X asaka check. Doon sa unang pangusap, ang sagot niya ay X. Sa ikalawang pangusap, sagot niya ay check. Tama. Tingnan ko nga ang sagot ni Jing. Sabi ni Jing, check, X asaka check. Tama din. Rick Zan, X asaka check. Iyako, X asaka check. Hello, happy watching kay Helen. Ang sagot ni Annie ay X asaka check. Tingnan natin. Okay, so halos tama ang inyong mga kasagutan, X at saka check. So tingnan natin, balikan natin yung unang pangungusap. Magsisigaw na hindi patas ang desisyon. Huwag po natin gagawin ito, mga bata. Huwag po tayong maging, anong tawag dito, yung parang palaway pag tayo ay makikipagsigawan dahil sa desisyon lang. Dapat unawain natin. Yung ikalawa, yan po ay check. Tanggapin ng maluwag sa kalooban ang pagkatalo. Sa susunod, ang gagawin natin, pagbutihan natin para tayo ay manalo. Mag-insayong mabuti para ikaw ay mananalo din. Hindi lahat ng panahon ay talo. Habang nabubuhay, mayroon tayong pag-asa. Yan ba ay maliwalang, mga bata? Thumbs up nga kayo dyan kung yan ay sumasang-ayon kayo sa aking sinabi. Ang sagot ni Nadia, X aka check. Tama? Sabi ni Janessa Makaraag, hi, from grade 8, high school po ito. Okay, tingnan ko po yung kasagutan ninyo kung kayo ay sumasang-ayon doon sa aking mga sinabi na huwag po tayong magsisigaw, dapat tanggapin ito ng maluwag. Nag-thumbs up si Annie, maraming salamat sa pag-thumbs up, dahil dyan, binabati ko.
sa mga sumusunod ang dapat mong tanggalin sa tuwing nagtatangka kang sumali sa palaro o paligsahan? Ulitin ko yung tanong, alin sa mga sumusunod ang dapat mong tanggalin sa tuwing nagtatangka kang sumali sa palaro o paligsahan? Unang kahon, hiya. Ikalawang kahon, galing. Ano ang sagot dyan? Check, check, or XX, or check, or X? Ano ang sagot dyan? Tingnan ko nga inyong mga kasagutan sa chat box. Sabi ni Jing, hiya po. Oh, dapat natin tanggalin yung hiya. Huwag po tayong mahiya. Pag tayo ay sumasali, lakasan yung loob. Yan po yung sinasabi ko kanina. Ang sagot ni Joy Fernandez, X and check. Tama. Rixan, X and check. Raquel Hidalgo, check lang ang sagot niya. Hindi ko alam kung alin dyan yung check. Sabi ni Christine, one lang. Tanggalin daw yung hiya. Sabi ni Cheska, tanggalin daw po yung hiya. Okay? So, ang sabi ni Nika, sa unang kahon, X. Sa ikalawang kahon, check. Tingnan natin kung tama inyong mga kasagutan. Tingnan natin kung tama inyong sagot. Sa una, kahon ay check. Sa ikalawang kahon ay X. Okay. So, anong ibig sabihin yan? Kapag tayo ay nagtatangkang sumali sa palaro o paligsahan, sa paaralan o sa inyong syudad, huwag po tayong mahihiya. Dahil kapag tayo ay nahiya, tayo ay kakabahan. Dapat lakasan lang natin ang ating loob para tayo ay hindi kabahan at para may sagawa natin ng maayos ang ating ginagawa sa paligsahan. Naintindihan nyo ba yun, mga bata? Maliwanag ba yun? So, ang sagot ng mga ito, si Nashikaina, check X, Clarence Jamisola, check, and then Christine X, asaka check. Dahil dyan, binabati ko kayo ang huhusay ninyo. Para naman sa ika-apat na katanungan, sabi dito, alin sa mga sumusunod ang dapat mong linangin sa iyong pakikisa sa iba't ibang gawain? Ano ang dapat na malinang sa atin kapag tayo ay nakikiisa sa iba't ibang gawain? Tingnan ko ang inyong mga kasagutan sa chat box. Napansin ko maraming nanonood ng mga estudyante ko from Balitisur. Shout out dyan sa inyo mga magulang sa Balitisur Elementary School. Happy watching sa itulay sa Nadja ay sa unang kahon, check, asa kay X sa ikalawang kahon. Tingnan natin, ang sabi naman ni Ani ay check, asa ka X. Ay asa ka X. Ang say, check, asa ka X. Daisy Jewel, check X. Christopher, sabi niya, check at saka X. Pare-parehas yung sagot. Tingnan natin kung tama inyong kasagutan. Check yung tiwala sa sarili. At X. Sabi natin yung pangamba. Dapat, paano tayo magkaroon tiwala sa sarili? Dapat mag-insayong mabuti at huwag kalimutang anong dapat natin gawin? Magdasal at huwing Panginoong Diyos. Naintindihan nyo ba yun, mga bata? Yun ba inyong ginagawa kapag kayo ay nakikisali o nakikilahok sa mga patimpalak sa paaralan? Kayo ba'y nagdarasal? Huwag natin kalimutan yun. Dahil yun ang pinakamahalaga upang tayo ay maging matagumpay. Para sa ikalimang katanungan, alin sa mga sumusunod ang naidudulot ng pakikipaglaro sa kapwa-bata? Mayroon ba itong naidudulot na kabutihan, yung pakikipaglaro sa kapwa-bata? Ang sabi dito sa unang pangungusap, nagpapaunlad ng pakikipagkapwa-tao. Sa ikalawang kahon, nalalamangan mo ang kalaban mo. Tingnan ko ang inyong kasagutan sa chat box uli kung kayo ay nakahanda na
pakisagutan sa chat box. Hello kay Daisy Jewel. Sabi niya, opo sir. Oh, mabait yung mga nanonood. Ang sabi ni Stella, opo sir. Yes po. Nika, yes po. So ano yung kasagutan niyo sa ikalimang katanungan? Yan ba ay check or X? Ako po ay naghihintay ng yung kasagutan. Yan, mayroon ng sumagot. Ang sabi ni Christine, check asaka X. Ang sabi naman ni Isabel, check asaka X. Ang sagot naman ni Christine, check asaka X. Isabel, check asaka X. Christine, check. Yung number one. Check X sa kay John Mark. So, halos pare-parehas kayo ng sagot. Check asaka X. Tingnan natin kung kayo ay tama. Aking ipapakita ang kasagutan. Yung unang pangungusap ay check. Yung ikalawang pangungusap ay X. Ayan, tuwang-tuwa. Hello, sir. Nakamute po ulit. Pa-unmute po. Okay. Yan. Thank you. Tinong sa ikalimang katanungan, yung unang sagot, nagpapaunlad ng pakikipagkapwa po niyan ay dapat tayo ay makihalubilo sa mga bata nang may wastong pag-ugali. Lalong-lalo na kapag tayo ay nakikilahok sa mga patimpalak. Dito nabubuo yung magandang ugali at wastong asal kung paano tayo makikipagkapwa-tao sa mga... Sunod? Tandaan natin dito sa ating leksyon tulad ng paglalaro at pakikilahok sa mga programa sa paralan gaya ng pagdiriwang, paligsahan at iba pa ay nakakatulong upang mapagyaman ang sarili sa kagandahang asal at pakikipagkapwa-tao. So, naintindihan nyo ba yan mga bata? Dapat tayo ay makiisa, makilahok. Normal lang na minsan matalo, minsan manalo. Okay lang yan. Basta ang mahalaga doon, nabuo sa atin yung kung paano tayo makipagkapwa-tao. Kung paano yung wastong ugali sa pakikipagkapwa-tao sa mga bata. Maliwanag ba yun mga bata? Naintindihan nyo ba yung ating pinag-aralan ngayong umaga? Paki-thumbs up nga kung kayo ay natuto sa umagang ito. Shout out sa mga magulang na nanonood dyan sa Balitisur. Good morning sa inyong lahat. Okay. So, sabi dyan ay, opo, sabi ni Marites. Sila ay natuto, nag-thumbs up si Annie. Maraming salamat sa panonood, Annie. Kay Jean Jewel Manawis, opo. Daisy, opo sir, opo. Okay, so dahil dyan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Itulay, sa ESP3. Maraming salamat pa mga bata, hanggang sa muli. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page
at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Ako si Tutor Joy, ang inyong tutor ngayong umagang ito para sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-apat na baitang. Dahil dito sa itulay, hindi lang dapat isip ang matibay, isip ang mahusay, dapat ang puso rin ay pinagtitibay. Magandang-magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga teachers na nakatutok, sa lahat ng mga parents na nakatutok, at lalong-lalo na ang ating mga learners. Good morning sa inyo! Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong umagang ito. Ayan, hello sa'yo Jerome from Pasmariñas City, Cavite, at gayon din sa'yo Jason from Don Leon E. Dolor Memorial Elementary School. Ang haba ng name ng school. Pero hello sa inyo dyan. Handa na ba kayong matuto dito sa edukasyon sa pagpapakatao? Kung handa na, ready na rin si Tutor Joy. At hayaan niyong i-share ko na ang akin pong screen. Ayan, hello din sa iyo, Jerome. At Rick San. Hello, hello sa inyo. Ayan, handa na ba kayo sa ating aralin ngayong umaga? Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa kapwa. Muli tayo po ay gumagamit ng pivot module mula sa Calabarzon. Ayan, good morning po sa lahat ng mga taga Calabarzon dyan. Kumusta po kayo? Sana po ay maayos po ang inyong lagay, lalong-lalo na po sa mga kasamahan po natin dyan sa Batangas. Ayan, pinagdadasal po namin ang inyong kaligtasan dyan. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Good morning din sa'yo, Jason, at sa'yo, Jillian, gayon din sa'yo, Kenji. Good morning sa inyong lahat. Magtungo na tayo sa ating aralin at sa umagang ito ay inaasahan na mula sa iyo na ikaw ay magpakita ng paggalang sa iba sa mga sumusunod na sitwasyon. Sa oras ng pamamahinga, yun ah, ang oras ng pamamahinga ngayon, hindi lamang sa gabi pag natutulog. Meron ding ilan na natutulog, di ba? Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian or yung siesta time na tinatawag. Ayan, so dapat igalang din natin yung ilan nating kasama na nagpapahinga ng ganyang oras. Kapag may nag-aaral, ayan, kapag mayroong sakit, dahil syempre, di ba, kapag meron tayong kasama na may sakit, talagang masama ang kanyang pakiramdam, hindi siya komportable, irritable siya, kaya dapat bigyan din natin siya ng tahimik na lugar o kumbaga ay hindi natin naiistorbo ang kanyang pag,
pagpapahinga. Gayon din, pag sinabing paggalang, ito rin ay pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. At sa pagpapakita ng paggalang, hindi lamang ito para sa tao. Kailangan din na magkaroon tayo ng paggalang sa paggamit ng pasilidad o paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Ayan, at syempre, kasama din dito ang pagpapanatili ng tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Alright. Ngayon, tignan nyo ang unang larawan. Ayan, ikaw ba ay tahimik sa tuwing may natutulog pa na miyembro ng iyong pamilya? Sige nga, mag-share nga kayo kay teacher. Ayan, nakita nyo sa larawan, no? Yung isa talagang nagbabantay at tinuturo niya na merong natutulog. Ayan, very good si Jerome. Kita nyo, yung dalawa dun kasi sa likod, mukhang nag-aaway pa. Kaya sabi ng bata na babae, ganun pala. Hindi ba? Tinuturo niya na huwag kayong maingay, may natutulog. Oh, very good siya. Kay Yel, tama bang pagbigkas kayo ng pangalan? Jelaika at si Jillian. Very good sa inyo. 2 thumbs up na kayo ay nagpapakita ng paggalang o tahimik kayo tuwing may miyembro ng pamilya na nagpapahinga. Ganun din si Rick. Paano naman tong ikalawang larawan? Nagpapakita ba sila ng paggalang sa kapwa? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo sa mga larawan. Mukhang may pagtatalo yung dalawang bata. Sino kaya yung nabamagitan dun sa gitna? Yun kaya ay kanilang ate o kanilang nanay? Pero tignan nyo, anong mapapansin nyo sa ikalawang larawan? Sige nga, ano kayang masasabi ng ating mga viewers sa ikalawang larawan? Ayan, parang may pagtatalo, no? Pero nakikita nyo na merong namamagitan dun sa gitna. So pinapaliwanag niya dun sa dalawa na dapat ay hindi sila mag-away. Ayan. Very good. Ngayon, ay tumungo na tayo sa ating mga gawain sa pagkatuto. Okay? Halina at mas maging aktibo sa ating aralin. Yan. Narito ang direction kung paano kayo makakasali kay Tutor Joy ngayong umaga. Basahin at unawain ang bawat pahayag. Lagyan ng masayang mukha o happy face ang sa comment section kung ito ay madalas na ginagawa at malungkot na mukha naman kung hindi. Okay? Handa na ba ang ating mga viewers? Let's start! O tama si Jerome kanina, oh. Opo, nakikinig sila sa sinasabi ng nakatatanda sa kanila. Mahusay, Jerome. Siya nga pala, pag kayo ay magsasagot sa comment box, lagyan nyo ng bilang, ha? Para alam ko kung nasusundan nyo talaga si Tutor Joy. Ayan, mag-umpisa na tayo. Para sa unang bilang. Hindi nililipat ang channel ng TV hanggat hindi pa tapos manood ang iba. Ayan. So, ano ba yung ginagawa? Ano ba dapat? Masayang mukha o malungkot na mukha? Ayan. So, comment box itatype ha, yung masayang mukha o malungkot na mukha. Siyempre, may mga ilang tahanan sa atin na isa lang ang telebisyon. Pero dahil ipinapakita mo ang paggalang, ano, smiley ba dapat? Wow! Ang bilis ni Jerome, ni Jason. Ha? Hello kay Charmiel. Tayo ngayon ay nasa EST. Grade 4 na. Ayan, si Jillian, talagang word point sa kanya. Happy po. Ayan, tama. So, gaya ng aking nabanggit, may mga ilang tahanan na talagang isang telebisyon lamang meron sa kanilang bahay. Kaya, dapat iginagalang o isinasangguni mo rin ang iyong papanuoring palabas kasama ang iyong mga kapatid o mga magulang, pinsan. Pagpapakita kasi yan ng paggalang. So, hindi pwedeng basta-basta ikaw ang masusunod, kukunin mo yung remote,
tapos ililipat mo sa gusto mo. Ah, hindi yan nagpapakita ng paggalang. Kailangan respetuhin mo ang desisyon ng ilang miyembro ng pamilya. Kaya tama si Nakayel at Anne. Happy face yan for number one. Very good. Ikalawang bilang. Ikalawang bilang tayo. Ah, hello, Dylan from Calibo Pilot Elementary School. Hi, Dylan. Ikalawang bilang. Iniiwasan ang pakikipaglaro sa mga kaibigan sa panahon ng pagsusulit. O yan. Mga ilang ano na lang, ilang araw na lang, magkakaroon kayo ng mga pagsusulit. Eh, pero niyaya ka ng barkada mo na mag-ML. Ano ba? Mag-ML ba muna tayo? COD? Maglalaro muna ba tayo? O magre-review muna tayo para sa pagsusulit? Para sa ikalawang sitwasyon, iniiwasan daw, eto ba ay masayang mukha? O malungkot na mukha? For number two, ayan, ang bilis nilang mag-react, nakakatawa si Jairo. Kaling puro J, si Jillian, si Jerome, si Jelica, at si Jiron. Very good. Masayang mukha. At sabi nga pala ni Jillian, tatapusin po natin ang panonood ng TV kasi paglilipat po natin, eh, magtatalo po kasi. Tama naman si Jillian. Magtatalo talaga, lalo na't kung iba-iba kayo ng hilig na palabas. Ayan, bumalik tayo sa ikalawang bilang. Ayan, happy face. Kasi iwasan muna natin na maglaro lalo't malapit na ang panahon ng pagsusulit. Magaling mga bata, magpunta na tayo ngayon sa... Ayan. Ayun, nagbalik na siya. Ikatlong bilang. Ayan. Ikatlong bilang. Tumitigil sa paglalaro kapag may nagpapahinga o may sakit. Oh, ano ba? Tumitigil kayo kapag alam nyong may nagpapahinga. Yan ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tignan ko nga. Ayan, galing naman ni Jillian. Oo, uunahin po natin ang exam kesa sa laro po. Very good, Jillian. Ang bilis nila. Huh? Ano, sabi ni Princess at ni Kayel. Ayan, smiley face din sila. Tigil muna sa paglalaro. Dahil, i-consider natin yung kapakanan nung nagpapahinga o nung taong may sakit. Mahusay mga bata, nakakatawa ang inyong pagsagot. Kaya naman, pumunta na tayo sa ikaapat na bilang. Ikaapat na bilang, marahan sa pagsasara ng pinto o pagkilos kapag may natutulog. Yan. Madalas ba itong ginagawa? So, happy face ba yan? Or sad face? Malungkot na mukha ba yan? Ang bilis naman ng mga ngiti. Napakagaganda. Oh, mukhang masaya rin sila. Si Princess, si Jason, si Jerome, at si Kayel. Very good. Tama yan, mga bata. Minsan, di ba, may mga pinto kasi na kapag binubuksan, talagang maingay siya. So, pero dahil meron tayong paggalang sa kapakanan ng iba, eh, dahan-dahan natin yang binubuksan at isinasara. Very good, kids! Magpunta na tayo ngayon sa ikalimang bilang. Ready? Pinagsasabihan ang mga kalaro o ibang bata kapag nakakaabala ang ingay nila sa nagpapahinga. Yan! Madalas mo ba itong ginagawa? Ito ba ay masayang mukha? O malungkot na mukha? Ano kaya ang sagot ng ating mga online viewers? Ano, pinagsasabihan niyo ba? Ayan. Bukod sa masayang mukha, talagang meron pang po. Ayun, nakasagot na rin si Jalaika. Ayan. Kung sakasakali na ikaw ay tahimik, pero alam mong may nagpapahinga, tapos sa labas ng inyong tahanan, meron kang mga kalaro o mga bata,
eh, pwede mo naman silang lapitan at sabihan ng maayos na pasensya na kayo, pero meron kasing natutulog dito sa aming bahay. Ayan, maaari bang mamaya na kayo maglaro? O kung hindi naman, ay hinaan nyo ang inyong boses dahil merong nagpapahinga. Ayan, very good, kids. Pwede nyong sabihin yan nang hindi naman kayo nakakasakit ng damdamin ng iba. At syempre, huwag nyo silang pagsasabihan ng pagalit. Dahil pagpagalit tayo, o salubong ang ating mga kilay, ayun, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kamusta yung mga bata? Magpunta na tayo sa susunod. Ayan, ganun ulit ha. Happy face kung ito ay ginagawa mo ng madalas at malungkot na mukha o sad face kung hindi. Ayan, ika-anim na bilang. Iniiwasang magpasaway kapag may sakit ang magulang. Tignan ko nga, lalo na't kayo nasa bahay. Ito ba ay ginagawa niyo ng madalas? Masayang mukha ba ito? O malungkot na mukha? O hindi? Hello sa'yo, Ivan! From Calibo Pilot Elementary School. Hello, Ivan! Oh, Ivan, ano sagot mo sa number 6? Wow, nakakatawa naman. Mga masasayang mukha ang umulan na sagot ng ating mga online viewers. Very good. Hindi lang iniiwasang magpasaway. Dapat nga ay mas alagaan nyo ang inyong mga magulang kapag sila ay mayroong sakit. Ah, di ba? Ayan, hello sa'yo, Leia from Misamis Occidental. Misamis Occidental. Hello sa inyo dyan sa Misamis Occidental. May sagot ka na ba, Leia? Para sa number 6? Ayan, very good. Ngayon, ay magpunta naman tayo sa ikapitong bilang. Very good si Princess. Sabi na, pakikinig at hindi pagsagot kapag pinagsasabihan ng magulang. Ah, tignan ko nga. Tignan ko nga kung anong isasagot ng ating mga learners para sa ikapitong bilang. Yan ba ay masayang mukha? Ginagawa nyo ba ito madalas? O malungkot na mukha? Wow, mahusay naman mga bata. Nananatili. Masayang mukha ang inyong sinesend kay Tutor Joy. Very good. Ayan. Dahil mahalaga na tayo ay nakikinig ng mabuti at isinasapuso ang mga payo na ibinibigay sa atin ng ating mga magulang. Ayan. Oh, may sinabi pala si Jillian dito at hindi ko to palalagpasin. Pinagsasabihan ko po sila kasi nagpapahinga po ang aking kapatid minsan. Sinasabihan ko po sila ng maayos at hindi galit ang mukha. Ayan. Very good sa'yo, Jillian. Ayan. Masayang mukha. Sabi rin ni Dylan at ni Ivan. Very good kayo. Magpunta na tayo ngayon sa ikawalong bilang. Iniiwasang magpatugtog ng malakas kapag nag-aaral ang kapatid o kapitbahay. Ayan. Minsan nagpapatugtog tayo tapos paborito natin yung tugtog, di ba? Ang tendency, gusto natin malakas na malakas yung sounds. Tugs, 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 party, party. Pero sa sitwasyong ito, nag-aaral ang iyong kapatid o ang iyong kapitbahay. Iniiwasan mo ba yan? So, masayang mukha ba yan? O malungkot na mukha? Ayan, nakakatuwa. Umuulan pa rin ng masayang mukha. Tatlo pa yung sagot ni Kael. Masayang mukha po. Very good. Ayan. So, lagi nating sinasabi yan na kailangan i-consider natin ang mga kasama natin sa bahay, lalo't higit sila ay nag-aaral. Ayan. Hello sa'yo, Jerome. Hindi, tama. Hindi po kami nagpapatugtog para po hindi makaabala sa mga nag-aaral. Very good sa'yo, Jerome. Kaya naman, magpunta na tayo sa
ikasyam na bilang. Hindi inaabala ang pagtulog o pahinga ng magulang. Ha? Yan ba ay masayang mukha? Madalas niyo bang ginagawa yan? O malungkot na mukha? Ayan, may sinabi ulit si Jillian. Hindi po tayo magpapatugtog kapag may mga nag-aaral po o nagpapahinga. Ha? Parang tinuhog niya na rin yung number 9. Very good sa inyong mga sagot. Ha? Huwag na huwag aabalahin. Siyempre, lalo na kung galing ng trabaho ang ating mga magulang o di kaya naman ay pagod sa maghapong pag-aasikaso sa atin, kaya naman bigyan din natin sila ng oras para makapagpahinga. Ayan, very good! Ngayon ay magpunta na tayo sa ika-10 bilang. Iniiwasan ang paglalaro ng mobile games sa araw ng review. Oh, eto, parang na-discuss na natin to kanina. Tignan ko nga kung consistent ang inyong sagot. Yan ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Very good, Jillian. Hindi po ako nag-aabala sa aking mga magulang. Uy, ayan, Kayel. O yung mga sumagot ng masayang mukha, aasahan namin yan, Princess, na iwasan niyo muna ang paglalaro para makapag-focus kayo sa inyong pag-aaral. Ayan! Maraming salamat sa inyo pong pagsagot. At sabi ang garon, parang hindi ko pala lagpasin ang comment ni Jerome. Nakatutok po ako sa pag-aaral at panonood sa Itulay po. Wow! Maraming salamat, Jerome! Sana sabihin mo rin yan sa iyong mga kaklase at mga kapitbahay. Lahat sila, ha? Tutok na sa Itulay. At sabi naman ni Alex, meron po akong tablet. Kapag may review, wala po akong tablet. Ah, okay. Mas maganda yan na nagkakaroon kayo ng tinatawag natin na time management. Kung saan, kung ano yung dapat muna na pagtuunan ng pansin sa araw na iyon, ay iyon muna ang iyong pinaprioritize. Isang palakpakan para sa iyong mga magulang. O, gumagabay sa'yo, Alex, dyan sa panuntunan na yan. Ayan, nakakatuwa naman ang inyong pagsagot sa ating gawain sa pagkatuto ngayong araw na ito. Ngayon ay ating pagnilayan ang slide na ito. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa'yo. Oh, ano sabi ni Princess? Sabi naman niya, nag-share din siya. Tinatago po ni inay ang gadgets kapag po oras na magsasagot ng module. Pagtapos ng mag-module, pagtapos na po, pinaglalaro po 30 minutes. Oh, matagal na rin yung 30 minutes, Princess, ha? Shout out sa inay ni Princess na maganda rin ang disiplina na ipinapakita. Shout out sa inyo, my dear parents. Alam ko po na lahat kayo ay nag-adjust sa ating pong online setup ngayong school year. Kaya, saludo po ako sa inyo. Magbalik tayo sa slide na ito. Sabi nga, gawin mo sa iyong kapwa ang ibig mong gawin nila sa iyo. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, laging ipapakita ang paggalang sa kapwa. Ayan. At muli, pinapaalala ko na ang paggalang ay hindi lamang sa kapwa-tao, kasama rin ito ang paggalang sa mga pasilidad. Okay? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa akin. Ngayong araw na ito, isang malaking magaling ang ibibigay ko sa inyo, sa ating mga online viewers. Kaya magkita-kita tayong muli dito sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Laging tatandaan ang sabi ni Tutor Joy, sa lahat ng inyong gagawin, pagmamahal at kabutihan sa kapwa ang laging iisipin. Maraming salamat mga bata sa inyong mga teachers at sa inyong mga parents na nakatutok ngayong umagang ito.
Maraming maraming salamat at sana ay tumutok pa kayo sa ilang mga online tutorial natin itong buong Tuesday at meron pa tayo hanggang bukas, Friday, at sa mga susunod pang araw. Maaari kayong tumutok sa DepEd EdTech Unit. Pwede kayong mag-type dyan, mag-suggest, or magbigay ng feedback dito po sa ginagawa nating online tutorial. Maraming maraming salamat, Alex, Ivan, Jerome, Princess, Jillian. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang Itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang Itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming Itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang umaga sa ating mga grade 5 learners. Nandito po ulit ako ngayon, ang inyong tutor badge, upang tulungan kayo na maunawaan ang ating aralin sa edukasyon sa pagkapakatao, ikalimang baitang. Nung nakaraang aralin, medyo naging maganda yung mga talakayan natin dahil mas nahubog natin yung ating kabutihang asal. Ngayong linggo naman, tutulungan ko rin kayo upang mas maunawaan pa ang ating mga aralin. So, simulan na natin ang ating aralin. Ngayong linggo, ngayong session na ito, ating tatalakayin ang pakikilahok sa mga programa o proyekto na ang layunin ay pakikipagkaibigan. Ito ay nakabase sa ating most essential learning competencies ng edukasyon sa pagkapakatao, grade 5, week number 7. Noong nakaraang aralin, ating tinalakay na ang paggalang sa ibang tao ay nagdudulot sa kapaligiran ng katiwasayan, katahimikan at kaayusan sa pamayanan at higit sa lahat ay nagbibigay ng kagaanan ng ating loob. Itong ating nakaraang talakayan ay malaki ang magiging parte sa magiging talakayan natin ngayong araw na may kinalaman sa pakikilahok sa mga programa na kung saan ang tanging isa sa mga goal natin ay pakipagkaibigan. So, di ba, pag sumasali tayo sa mga anumang palatuntunan o programa sa ating paaralan,
isa sa mga kaugalian dapat nating isaisip ay yung pagiging magalang. Magalang sa mga officiating officials o magalang doon sa mga guro na siyang nagpapatakbo ng patimpalak, paligsahan, at pagiging magalang doon naman sa ating mga katunggali. Sa talakayan natin ngayon, inaasahan na ikaw ay nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan at nagampanan ng buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan. So lagi nating iisipin, ito yung magiging goal natin ngayong araw na masubukan nating makilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang tanging layunin natin ay ang magkaroon ng kaibigan at syempre sa bawat timpalak natin sa sarili na kailangan ibigay natin ng buo ang ating sarili. Alam ko po, kayo mga mag-aaral, nung meron pa tayong face-to-face learning, ang dami natin patimpalak na sinasalihan. Meron sa math, meron sa English, meron sa Pilipino, meron sa science, at sa lahat ng subject na meron tayo. Meron din naman tayo mga pampalakasan, ito yung mga basketball, volleyball, badminton, na kung saan alam ko, sa bawat pagsali natin, natututuhan natin yung pagiging mapagbigay at pagiging matulungin sa mga kasama natin, mga katunggali natin, na syempre, sa pakikilahok natin na yun, ay mas dumarami yung ating mga kaibigan. So, suriin nga natin ang mga larawan sa ibaba. Una, ano ang iyong nakikita sa larawang ito? Tingnan natin kung ano yung nakikita niyo sa larawang ito. Hintayin natin yung mga magiging sagot ng ating mga estudyante. Ayan, magaling. Nakikita natin sa larawan na ito na meron dalawang magkaklase na naglalaro ng basketball. Nung bang meron pang face-to-face learning, naranasan nyo na rin bang sumali sa intramurals? Naranasan nyo na bang maglaro sa PE class nyo na may basketball? O kaya naman ay naging kinatawang ba kayo ng paaralan ninyo bilang manlalaro ng basketball? Kung oo, mamaya tingnan natin kung ano yung magiging sagot nyo sa aking follow-up question. Pangalawa, ano kaya ang pinapakita ng larawang ito? Ganyan din kaya ang inyong ipinapakita tuwing matatapos ang inyong mga sinalihang paligsahan at timpalak? Ang ikalawang larawan na ating nakikita ay isang halimbawa ng pagtanggap sa naging resulta ng timpalak. Kung papansin ninyo, meron dalawa dyang magkatunggali na kung saan naghawak kamay sila, nag-shake hands sila bilang tanda na natapos nila yung paligsahan ng maayos at tinanggap nila ng buong puso yung naging resulta ng ating mga talakayan. Para naman sa ikatlong larawan, alam ko lahat kayo makaka-relate sa ikatlong larawan na inyong nakikita. Tingnan nga natin kung anong yung magiging mga kasagutan. Ayan, magaling. Ang inyong nakikita sa ikatlong larawan ay isang halimbawa ng isang silid-aralan na kung saan ang mga mag-aaral ay sama-samang naglilinis at pinapanatili yung kaayusan ng kanilang silid-aral. Alam ko dati, nung nag-aaral pa ako, Wednesday group ako eh. So pagdating ng Wednesday, automatic kami naglilinis ng room bago umuwi. Sir, di ba dapat nag-aaral kami sa paaralan? Oo, ang pinaka-goal natin sa loob ng paaralan ay mag-aral at matuto. Pero syempre, may iba mga aspeto na dine-develop sa atin bilang mga mag-aaral. Isa sa mga ito yung mga gantong gawain. Yung paglilinis kasi, pag nakasanayan natin ito sa loob ng paaralan, pag uwi natin sa bahay natin, ma-apply natin ito. Mas magiging malinis yung ating bahay at paaralan kung tulong-tulong tayo at sama-sama tayong maglilinis. Sabi ni Mark Edward, teamwork daw, pagtutulungan po at naglilinis ang mga cleaners. Tama, yun yung tawag natin dati nung elementary tayo, no?
cleaners, Monday group, Tuesday group, Wednesday group, Thursday group, at ako, nung nagtuturo ako, ang Friday group ko, lahat. Para lahat kami may bonding moments bago mag-Saturday, Sunday, kasi nga, walang pasok nun. So, every Friday, lahat kami naglilinis, and then nagkakaroon kami ng konting kwentuhan para naman, bago maghiwa-hiwalay, at least, nagkakaroon kami ng time para mag-bonding and malaman yung kwento ng bawat isa. Sumunod na katanungan. Sino ba ay nakikilahok sa mga programa o proyekto? Kung ang sagot mo ay oo, tama. Bakit? Dahil itong unang halimbawa natin, ito ay nagpapakita ng pakikilahok sa paligsahan ng basketball. Kadalasan, meron ito sa ating paaralan. Pero mas ano siya, mas nakikita siya sa secondary o sa high school. Pangalawa naman, itong pakikilahok sa mga paligsahan. Kung papansin ninyo may hawak na bola, sir, sa mga sports lang ba pwedeng may pakita yan? Hindi. Maging sa mga paligsahan sa pagtula, pagsayaw, balagtasan, o anumang uri ng mga patimpalak na sinalihan nyo, minsan lagi natin nakikita yan. Yung nagkakamay, binabati natin yung nananalo, congratulations, ganun. So yun yung magpapakita ng paggalang at pakikilahok sa mga proyekto o programa ng paaralan. Siyempre, yung pangatlo, isa rin yan sa mga dinadevelop po natin. Ano ang iyong nararamdaman habang tinitingnan mo ang mga larawan? Ano kaya nararamdaman ng bawat isa sa inyo nung tinitingnan nyo ang mga larawang ito? Maaari yung iba sa inyo ay natutuwa? Dahil siyempre, mga nakikita nila isang magandang kaugalian nating mga Filipino. Maaring ang iba sa inyo ay habang tinitingnan ng larawan ay napapangiti dahil naaalala natin, ay, ganito ako nun, ano pa, nung may face-to-face pa. Ay, naalala ko nung nakaraan taon, sumali ako sa basketball. Ay, naalala ko yung experience ko nung naging kinatawan ako nung school ko sa isang timpalak sa pagbigkas ng tula. So, para bang nagbabalik tanaw tayo dun sa mga nangyari nung mga nakaraan. Pero, dahil nga sa kinalalagyan natin ngayon, nagbago ang lahat. Naging online, naging modular, at naging iba ang delivery po ng instruction. At alam ko lahat tayo makaka-relate dahil sa new normal, ito ang kadalasan natin ginagawa. Online education o yung mga, sa elementary may iba, ginagamit na messenger classroom. Ano kaya mga dapat nating tandaan? Kapag ba si teacher nagpapa-online class, dapat ba tinutulugan natin? Pag ba si teacher nag-online class, dapat ba hindi natin sinusunod yung mga instruction ni teacher? Bilang mag-aaral at bilang mga estudyante sa ikalimang baitang, nararapat lamang na pag nagkakaroon tayo ng synchronous learning sa teacher, sa mga teacher natin, dapat irespeto natin si teacher, si ma'am at si sir. Paano natin mapapakita ang pagrespeto sa kanila? Una, makinig at huwag magsalita hanggat hindi tinatawag ni teacher. Pangalawa, huwag nating ugaliing iwanan ng klase. At pangatlo, matutong irespeto ang oras ng bawat isa. Ano ang kaibahan ng pakikipagkapwa sa pakikipagkaibigan? Ang pakikipagkapwa ay ang paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi mo kailangan maging kaibigan para lang gawan mo ng mabuti ang isang tao. Tama nga naman. Yung pakikipagkapwa kasi walang pinipili yan. Na-meet mo siya ng isang beses, pwede ka makipagkapwa. So ibig sabihin, hindi kailangan maging magkaibigan kayo para may pakita mo yung pakikipagkapwa. Ito yung talagang kaugalian na meron tayong mga Filipino. Samantala, ang pagkakaibigan naman ay kagustuhan na maging kaibigan ng isang tao na sa palagay mo ay mapagkakatiwalaan mo, maasahan mo at hindi ka pababayaan lalo na sa oras sa pangangailangan. Muli, kagustuhan, nagkamali lang po ng spelling. At ang kaibigan naman ay isang uri ng tao na maaari mong malapitan o mahinga ng tulong sa oras ng pangangailangan, ito rin ang mga taong iyong pinagkakatiwalaan. So diba, sabi ko nga kanina, ang pinaka-goal natin ay sumali sa timpalak upang magkaroon tayo ng mas maraming kaibigan. Ayun naman, para sa ating gawain pagkatuto bilang isa, pilugan ng limang kaugaliang nais mo bilang isang kaibigan.
Meron ako rito ng isang word search puzzle. At ito ang unang salita. Sa salitang ito, pinaghalo-halo ko yung letra para magkaroon kayo ng clue. Ang ating mga letra ay T-A-I-M-B-A. Anong kaugalian nito na nais mo? Nais mong maging bilang isang kaibigan. Muli, T-A-I-M-B-A. Alam ko, ito ay isa sa mga kaugalian nating Filipino. Napakaganda ng kaugaliang ito. At alam ko, lahat tayo ganito. Ayan. Kung ang sagot mo ay mabait, tama ang iyong sagot. Bilang isang kaibigan, kinakailangan maging mabait tayo sa kapwa at sa mga kaibigan na makakasalamuha pa lang natin. Miski feeling mo yung kaibigan mo hindi mabait sa'yo, kailangan maging mabait ka pa rin sa kanya. Dahil darating yung araw, at the end of the day, ibabalik niya yun, yung pagiging mabait mo sa kanya, magiging mabait din siya sa'yo. Ayan, ang dami nang sumasagot sa mga mabait. Tama, sabi ni Graciel Jos Batwi, mabait. Sabi ni Jenrin, mabait. Sabi ni Charmiel, mabait. Pumunta tayo sa ikalawang kaugalian. Ang mga letra ay M-A-G-A-P-Y-B-I-A-G. Muli, anong kaugalian ito na nais mong maging bilang isang kaibigan? Ang mga letra ay M-A-G-A-P-Y-B-I-A-G. Meron lamang kayong 5 segundo para sagutan ang ikalawang salita. Ayan, si Charmiel may sagot na, si Gian, si Graciel, at si Mark Edward. Ang ikalawang kaugalian na dapat mong taglayin o nais mong maging bilang isang kaibigan ay pagiging mapagbigay. O paano nga ba natin makikita ang pagiging mapagbigay? Halimbawa, bumili kayo sa tindahan. Nasa likod ninyo yung isang medyo matanda na. So bilang pagrespeto, pwede mo na siyang paunahin sa pila. Ayun yung nagpapakita ng mapagbigay. Pangalawa, nung nasa loob tayo ng classroom, may mga pagkakataon na meron tayong mga kamag-aral na walang baon. Di ba nakaugalian natin, naturo sa atin ni teacher at mga magulang natin, kung may sobra sa atin, o miski wala ng sobra, miski sapat lang, binibigyan natin ng pagkain yung kaklase natin na medyo walang baon. Iyon ay mga kaugaliang nagpapakita ng pagiging mapagbigay. At pag naging mapagbigay ka, asahan mo na yung mga kaibigan mo magiging mabuti sa iyo. At in return, magiging mapagbigay din sila sa iyo. Ikatlong salita. Anong kaugaliang nito na nais mong maging bilang isang kaibigan? U-T-L-A-M-N-U-G-I-N. Anong kaugalian ito? Meron lamang kayong 5 segundo para sagutan ang ating katanungan. Kung ang sagot mo ay matulungin, tama kayo. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin taglayin bilang isang kaibigan ay ang pagiging matulungin. So, paano parang kaya natin na ipapakita ito? Nakita mo si teacher na medyo maraming dala. Kadalasan ginagawa natin, tinutulungan natin si teacher. Sapat yung pala kaya, paano kaya natin napapakita yung pagiging matulungin? Minsan, di ba, may nakikita tayo na yung kasama natin sa paggawa ng poster na contest, kulang yung crayons, kulang yung dala niyang bond paper. Minsan, tinutulungan natin yan, binibigay natin yon. Ayun yung isang kaugalian na nakasanayan na natin, yung pagiging matulungin. Pangatlo, P-A-T-A-M-A-T. P-A-T-A-M-A-T. Ano kayang kaugalian ito? Magaling! Ang kaugalian ito ay ang pagiging matapat.
Diba, sa DepEd niya ang sabi sa atin, honesty is the best policy. So ang pagiging matapat, lagi natin ang pinapakita sa ating guro. Maging sa paligsahan, lumalaban tayo ng patas dahil alam natin sa sarili natin tayo ay matapat. At ang ikalima naman ay LAGNGAMA. Ano kaya itong ikalimang kaugalian na ating dapat taglayin? Kung ang sagot mo ay magalang, tama ang iyong sagot. Tulad na sinabi ko kanina at ang natala kayo na nakaraan, isa sa mga dapat natin taglayin sa tuwing tayo ay lumalahok sa timpalak o paligsahan ay yung pagiging magalang. Pagiging magalang sa ating katunggali at pagiging magalang sa mga guro o sa mga coaches na namimit natin. Ang pagiging magalang ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras. Bawat oras, bawat minuto, kinakailangan nating maging magalang. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang dalawa, basahin na tunawaing mabuti ang sumusunod na tula. Sagutan ang mga sumusunod na tanong sa ibaba sa iyong sagutang papel. Ang pamagat ng ating tula ay halika na, kaibigan, ni P. Monterola. Kaibigan, ikaw ba ay nalulungkot? Walang makalaro at nababagot. Kaibigan, halika't sumama, sapagkat may saya sa pakikipagkapwa. Kaibigan, ikaw ba ay nalulumbay? Walang kumakausap at umaagapay. Kaibigan, halika't sumali, sapagkat kawili-wili ang mga palaro, paligsahan o ang ating klase. Kaibigan, ikaw ba ay naiinip? Walang ginagawa, tulalat na nanaginip? Kaibigan, halika't makiisa, sapagkat may pag-asa sa mga pampaaralang programa. Halika na kaibigan, ni P. Monterola. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang minuto upang basahin muli ang ating tula. Pag nilay-nilaya natin yung tula na ating binasa. Tunay nga ang tulang ito ay nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan. At ito ay nagpapakita rin sa atin na sa parte ng buhay natin, minsan ay nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na kinu-question natin yung sarili natin, nalulungkot tayo, nalulumbay tayo, naiinip tayo. May mga bagay na dapat tayong gawin upang mawala yung ganito nating pagkabagot. Para sa unang tanong, ano-anong pakiramdam o pinagdaraanan ang nabanggit sa tula? Kung ating papansinin, ang una ay nalulungkot. Pangalawa ay nalulumbay. Pangatlo ay naiinip. Ito yung tatlong bagay na kadalasan ay nararamdaman natin. At itong mga bagay na ito ay nawawala kung tayo ay makikisalamuha sa ating kapwa. Tayo ay matutong makisama lalo na sa mga talakayan at sa mga paligsahan sa ating paaralan. Bakit kailangan makipagkaibigan? Sabi nga sa isang kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lagi nating iisipin na kailangan din natin ng kaibigan. Kaibigan na masasandalan. Kaibigan na maaaring tumulong sa atin sa mga pagkakataong kailangan natin. Lagi nating iisipin na ang mga kaibigan natin ay nariyan upang gabayan at suportahan tayo. At sa pagkakaibigan natin, kailangan maging tapat at totoo tayo sa ating mga kaibigan. Bakit kailangan sumali sa palaro, paligsahan o sa klase? Mahalaga ba ang mga ito? Tama, napakahalaga ng pagsali sa mga palaro o paligsahan sa ating paaralan. Dahil isa sa mga hinuhubog sa ating paaralan ay yung kalakasan natin sa sports. Ito yung mga palaro pagdating sa sport. Ito yung mga sports, volleyball, basketball, badminton. Ito yung mga sinasalihan natin.
meron naman ding iba na paligsahan. Paligsahan sa pagbigkas ng tula. Paligsahan sa pagsayaw, sa pagkanta. Kasi etong mga palaro na ito, etong mga paligsahan na sasalihan natin, eto yung mga bagay na nagpapakita ng mga bagay na natutuhan natin sa loob ng paaralan. Kailangan ba natin makiisa sa mga pampaaralang programa? Oo o hindi? Ayan, tama. Kailangan natin makiisa sa mga pampaaralang programa dahil bilang isang estudyante, kailangan natin makilahok sa mga programa. Lagi natin tatandaan, lahat ng sinasalihan natin sa ating paaralan ay makatutulong upang mas mapagyaman pa natin ang ating kaalaman at kakayahan sa isang bagay. Laging iisipin, sa bawat pagsali natin sa mga pampaaralang programa, dalawa ang pwede natin kahinatnan. Una, makamit natin yung panalo o tayo ay magwagi. Sa mga oras na tayo ay magwawagi sa mga paligsahan o sa mga pampaaralang gawain, nararapat lamang na huwag tayo maging mapagmataas. Matuto tayong magpakumbaba at huwag masyadong ipagyabang na tayo ay nanalo. Masaya sa pakiramdam yung naging panalo ka, pero isipin din natin yung naging katunggali natin. Pangalawa, pagkabigo o pagkatalo. Sa mga pagkakataong tayo ay natatalo sa mga paligsahan sinasalihan natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga nila, may tamang oras para sa lahat ng bagay. Maaaring hindi kayo nanalo sa pagkakataong ito, pero darating ang pagkakataon na kayo ay mananalo. Gamitin natin bilang inspirasyon yung pagkatalo natin upang mas mapaghusay pa ang ating kakayahan. Nang sa gayon, sa susunod na paligsahan na sasalihan natin, maaaring makuha na natin ang pagkapanalo. Uli, lagi natin iisipin, magandang sumali tayo sa mga paligsahan. Pero dapat isaalang-alang din natin yung pakikipagkapwa, paggalang, at pakikipagkapwa-tao sa mga katunggali natin. Tandaan, nangangailangan ng pagkakaisa ng mga mag-aaral at batang tulad mo ang karamihan sa mga gawain kong paaralan upang maging matagumpay tayo. Pakikiisa sa mga palaro, sa paligsahan, at sa mga pagdiriwang sa loob ng paaralan. Mahalaga ba ang mga ito? Ito ay napakahalaga dahil ito ay nakatutulong upang mapayaman ang sarili sa kandahang asal at pakikipagkaibigan. Ano yung tungkulin? Kailangan gawin ng buong puso may kasiyahan at pakikiisa na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Matuto tayong gumawa ng bukal sa ating puso at ng walang hinihintay na kapalit. Bilang Filipino, ang tunay na pakikilahok at pakikiisa sa mga gawaing pampaaralan ay nakikita kung ginagawa itong bukal sa kalooban at hindi napipilitan. At isa sa mga kaugalian natin ay nagagawa nating mapagkasya at ginagawa natin ng paraan ang anumang mayroon at kaya. Kung anong meron tayo ngayon, matuto tayong tanggapin ito at gawa ng paraan upang mas makamit natin yung kaligayahan sa ating sarili. Para sa ating gawaing pagkatuto bilang tatlo o ang huling gawaing pagkatuto, lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikiisa o pakikilahok sa programa at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, si Vince Ryan ay mahilig sumali sa paligsahan sa barangay upang magkaroon ng bagong kakilala at mga kaibigan. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, magaling. Kung papansinin natin, sa ating barangay meron tayong tinatawag na liga. Tuwing bakasyon, sumasali tayo rito, hindi para ipagyabang na magaling tayo. Sumasali tayo sa mga liga sa ating barangay upang makakuha o magkaroon ng bagong kakilala at sa hinaharap maging kaibigan ang mga ito. Ikalawa, si Lance Perry ay mahilig maminta sa mga palabas at programa sa kanilang paaralan. Ito ba ay check
o X? Magaling! Ang tamang sagot ay X. Bilang bahagi ng paaralan, nararapat lamang na tangkilikin natin at purihin natin yung mga programa natin. Iwasan nating mamintas dahil ang pagiging mapamintas ay hindi magandang kaugalian. Ikatlo, mahilig tumulong sa mga gawaing pampaaralan, si Pearl na may ngiti sa mga labi habang ginagawa ito. Check or X? Kung ang sagot mo ay check, magaling. Lagi nating iisipin na sa mga ginagawa natin dapat bukal sa ating kalooban ito. Masaya tayo sa ginagawa natin. Huwag natin gawin ang isang bagay kung tayo ay napipilitan lamang. At para naman sa ating ikaapat, ipinagyayabang lagi niya na ang pagiging kabahagi niya sa patimpalak sa pag-awit sa kanilang bayan. Check o X? Kung ang sagot mo ay X, tama. Lagi nating iisipin kung ano man ang mayroon tayo, hindi dapat natin ito ipagyabang. Bagkus, kailangan natin itong ibahagi sa ating kapwa upang mas gumaling pa sila sa kung anuman meron ka. Ang pagbibigay ay hindi masama, lalo't higit kung ito ay kabubuti ng bawat isa. At panghuli, maganda ang naging palabas ng Grade 5A Mabini kahit na hindi kompleto ang teknolohiyang ginamit nila. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, tama. Tulad na sinabi ko kanina, tayo mga Pilipino, nakagawian natin na yung maging kontento kung ano man mayroon tayo. Sa sitwasyon natin, sa ikalawang sitwasyon natin, hindi makompleto yung gamit nila, nagawa pa rin nilang maging maganda yung kinalabasan ng palabas nila. Dahil tayo mga Pilipino, tayo ay mapamaraan. At bilang pagwawakas, lagi nating iisipin na sa bawat paligsahan na ating sasalihan, tayo may nakikilalang bagong personalidad. Nakalaunan sila yung mga magiging kaibigan natin. Sa bawat paligsahan, patimpalak, o palaro na ating sasalihan, may nananalo at may natatalo. Minsan, tayo ay nananalo. Sa pagkapanalo natin, matuto tayo maging masaya at ibahagi sa iba kung bakit tayo nanalo. Kung minsan tayo ay natatalo, huwag tayong panghinaan ng loob at lagi nating sa isip na darating ang panahon, mananalo rin tayo. Muli, para sa ating pagwawakas, sana ay marami kayong natutuhan sa ating mga pinag-aralan. Muli ako ang inyong tutor buds na nagpapaalala na ang mga aralin sa edukasyon sa pagkakatao ay makatutulong upang ikaw ay maging isang mabuting bata. Isang mabuting bata na may pagpapahalaga sa sarili, sa Diyos at sa kapwa at sa komunidad. Laging isagawa ang kagandahang asal dahil sa ESP, espesyal ka, espesyal na kaalaman sa ESP 5. Dito lang yan sa ating Itulay online tutorial at lagi nating iisip, lagi nating tatandaan, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako ang inyong Tutor Buds. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts.
Paalam!